All big things have small beginnings. Catchphrase na magpo-portray sa buhay ni Mr. Lucio Tan, aka El Capitan. Pero bago yan, sino nga ba si Lucio Tan? Si Lucio Tan ay kinikilala bilang fourth richest man sa Pilipinas according to Forbes magazine. Siya ang businessman sa likod ng Philippine Airlines, Asia Brewery, and Fortune Tobacco Corporation at marami pang iba. Pero bago siya naging mayaman at kilala ng marami, hirap at pagtsatsaga muna ang kanyang dinanas. Kaya sa tanghaling ito, halina't sabay-sabay nating panoorin at ma-inspire sa From Rags to Riches na kwento ni Mr. Lucio Tan. Pinanganak si Lucio Tan sa probinsya ng Fujian sa China at kalaunay lumipat ang kanyang pamilya sa Pilipinas sa pag-asang magkakaroon sila dito ng magandang kapalaran. Panganay sa walong magkakapatid si Tan, lumaki siya na may mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Sinasabing pumapasok siya noon ng nakapaalamang at unang nagtrabaho bilang stevedore. Siya noon ay nag-aaral sa kolehiyo sa kursong Chemical Engineering sa Far Eastern University at nagsimulang kumuha ng iba't ibang trabaho upang kumita ng pera. Huminto siya ng pag-aaral bago graduate para simulan ang kanyang scrap business at kalaunay na masukan bilang janitor sa isang tabako factory. Nakitaan naman siya ng gilas sa pagtatrabaho ng kanyang amo, kaya't na-promote bilang tabako cook, pagkatapos ay na-assign bilang tabako leaf dealer. Daladala ang kaalaman at experience na nakuha mula sa naunang trabaho, binuksan ni Tan noong 1966 ang kanyang sariling cigarette company na Fortune Tobacco at pinakilala ang sarili nitong brand na Hope noong 1975. Agad sumikat at naging successful ang Hope na brand at lumawak pa ang abot nito sa mga sumunod na mga taon. Sa 15 taon ng kumpanya ay naging largest cigarette manufacturer ito ng bansa. Patuloy ang tagumpay ni Lucio Tan sa kanyang buhay hanggang sa ibang industriya ay pinasok niya na rin. Na-acquire niya ang General Bank and Trust Corporation na nooy pagmamay-ari ng gobyerno ng Pilipinas sa nagkakahalaga lamang na 500,000 pesos at na-rename naman ito na Allied Bank Kalaunan at kilala na ito ngayon bilang PNB o Philippine National Bank. Isa ito sa largest bank sa Pilipinas. Ito ay may kabuuan na 713 na branches at may 1,400 ATMs na matatagpuan sa buong Pilipinas. PNB din ang may pinakamaraming naabot na lugar sa buong mundo na may kabuuang 70 branches. Noong January 27, 1982, in-establish ni Tan ang Asia Brewery Incorporation at pinasinayaan ang unang branch ng brewery sa Cabuyao, Laguna at nilaunch ang first brand nito na Beerhausen Pale Pilsen at sinundan pa ng iba't ibang mga brand ng alak. Hindi lamang alak ang brand na ginawa ng Asia Brewery sa pangungunan ni Tan, kundi sinimulan na rin nila ang product line ng bottled water. Ito ay ang Summit at Absolute. Iced tea drinks, ito naman ay Pacific Sun, sports drink, na 100 plus isotonic drink at Cobra energy drink, alcohol mixes na Tanway Ice at Tanway Black, at marami pang ibang mga produkto na kilalang kilala ngayon. Hindi tumigil si Tan sa pagpapalawak ng kanyang negosyo nang ma-secured niya ang control ng flag carrier ng Pilipinas na Philippine Airlines nang maging chairman siya at chief executive officer noong 1995. Marami pang mga negosyo si Tan. Narito lamang ang iilan sa mga kumpanya na pagmamay-ari niya. Para sa air transportation, nariyan ang Philippine Airlines. Para sa bangko naman ay Philippine National Bank. Sa edukasyon ay University of the East. Sa food and beverage ay Asia Brewery. Sa hotel ay Maranao Hotels and Resort Corporation. Sa real estate naman ay Eton Properties Philippines. Sa tabako and alcohol ay Fortune Tobacco Corporation at mayroon ding Macro Asia Corporation. Sa kabila ng maraming mga achievements ni Tan sa kanyang buhay, hindi niya kinalimutang magbigay sa kanyang komunidad. Sa katunayan ay noong 1986,
Si Tan at ang kanyang kapatid ay bumuo ng Tan Yan Ki Foundation Incorporation. Ang pangalan ay para sa pag-honor ni Tan sa kanyang namayapang ama na si Tan Yan Ki. Bata pa lamang si Lucio Tan ay hinahangaan at mataas na respeto ang kanyang ibinibigay sa kanyang ama dahil ito ang pinagmulan ng kanyang kaalaman at karunungan pagdating sa negosyo kaya't matagumpay siya ngayon. Si Lucio Tan ay kilala sa kanyang kabaitan at humility, pagpapahalaga sa pamilya, katrabaho at empleyado ang susi ni Tan sa pagkamit ng totoong kahulugan ng kaligayahan sa buhay. Even the accomplished suffer setbacks sometimes. The more bitter the lessons, the greater the success will be. Yan ang naging kwento ng tagumpay ng buhay ni Mr. Lucio Tan mula sa pagiging janitor hanggang sa pagiging bilyonaryo. From Rags to Riches, Story of Mr. Lucio Tan by Benhard V. Nobleza. Maraming salamat sa pagkakulong.